What's up guys, welcome back second channel. This is Boxeroxoman once again. So for today's video guys, ay kung mahilig kang manood ng basketball, ay tuturo ko sa inyo kung paano manood ng NBA basketball gamit lang ang inyong mga cellphone. Tapos gagamitin natin ang ating Facebook page para mag-live at kumita ng GCash donation. So wala tayong patagalin to, intro lang ako in 3, 2, 1. So ayun na nga guys, unang-una natin gagawin is dapat i-open natin ating mga cellphone at i-download natin itong app na ito, which is the Dofo Stream, Dofo Sports Live Streaming. So i-download muna natin to gamit ang ating mga cellphone. I-search natin sa Play Store, let's go. Kapag na-download natin, guys, i-open lang natin ang ating Dofo Stream. Tapos, pag-open natin, puntahan natin itong nasa ibabaw. Click natin ang NBA na category. Tapos, makita natin dito ang mga live na basketball na pwede natin panoorin. Open link. Google Chrome. Yon. Yun ang pagtingin ng NBA live stream ng free. So, pause lang natin to kaya baka makapiright tayo. So, ito na ang ating Dofo live stream na NBA. Tapos, pause lang natin to para mag-set up tayo sa ating mga PC kung paano mag-live stream doon sa Facebook Live. So, punta tayo sa ating PC. Let's go. So, welcome back sa aking PC, guys. And ang gagawin natin dito sa PC natin para makapag-live stream tayo ng basketball live at kumita ng GCash donation is dapat i-set up natin ang ating OBS studio. Dapat meron tayong OBS. Open lang natin. So, ito yung OBS natin, guys. And para mag-set up ng Facebook live, dapat nakalagay ang ating GCash number. So, pindutin natin itong plus button. Tapos, text. Lagyan natin GCash. Tapos, GCash. Tapos, lagyan natin ang color. Background color. Select color. Lagyan natin blue. Yan. Okay. Opacity natin. Lagyan natin. Sa size. Lagyan sa baba. Lock lang natin. Plus ulit. Text ulit. Tapos lagyan natin number natin. GCash number account natin. E kaya na bahala. Example lang naman to. 27567891010. Yun. Tapos, lagyan natin ang background color. Select color. Lagyan natin red. Okay. Opacity background. Konti lang. Okay. Adjust the size. Lagyan sa ibaba. Yan. So, ready na ang ating GCash. Add tayo ulit. Plus button. Tapos text. Lagay natin like and follow. Subscribe. Tapos okay lang natin. Tapos lagay natin dito. Okay lang natin. Okay. Tapos, adjust the size. Adjust the size. Yan. Lagyan natin si Taz. Adjust pa natin. Lagyan natin ang filters. Click lang natin itong ito. Pindutin natin ang filters. Tapos, lagyan natin itong may plus button dito sa baba. Pindutin natin ang scroll. Scroll.
adjust lang natin. Yan. Okay na yan. Yan. Tak lang natin dito sa baba. So, para idagdag ang ating basketball live is dapat i-connect natin ang ating phone at ang ating PC sa pamamagitan ng A Power Mirror. So, dapat naka-download kayo ng A Power Mirror app sa phone nyo at saka sa mga PC nyo. So, at dapat pala guys ay nakakonect sila sa parehong Wi-Fi network. Yun. So, ngayon open lang natin ang ating cellphone, ating PC, yung ating A Power Mirror app. Tapos sa ating cellphone, dapat nakakonect ng Wi-Fi at ang ating PC. Pindutin lang natin itong mirror. Piliin natin itong desktop kasi ito ang PC natin. Tapos mirror phone to PC. Start now. Yon. So balik PC tayo. Ito na nakita ng ating PC. Tapos ipunta tayo sa Dofo Stream. Open natin ang Dofo Stream. Close lang natin ang ads. Punta tayo sa NBA. Pili tayo ng games na gusto natin. Pinutin natin itong LA Lakers. Yung naka-highlight, mga links yan. Pili lang kayo kung saan yung available. Try natin ito. Try natin itong M1. Close lang natin yung ads. Open. Tapos, full screen lang natin. Yun, full screen na. Tapos, punta tayo ulit sa OBS. Tapos, pindutin natin itong plus button, add. Tapos, lagay natin display, window capture. Tapos, okay lang natin. Tapos, dito sa window, piliin natin yung A Power Mirror Main. Yun. Tapos okay lang. Post lang natin to, baka copyright tayo. Just the size. Adjust natin yung size. Yan. Lock lang natin. Ilagay natin to sa itaas ng yung GCash number natin. Yon. GCash number natin. Ayan din sa itaas. Yun. Nag-enten siya sa pinakaibaba. Yun. So, ready na tayo mag-live stream sa ating Facebook. Ang susunod na gagawin natin is i-connect natin yung ating OBS sa ating Facebook page. So, para makonect ang ating Basketball Live at Facebook Live, punta lang tayo sa ating Facebook page. At ituro ko na rin sa inyo kung paano gumawa ng Facebook page. Punta tayo sa menu. Pinutin natin ang page. Tapos, set up nyo lang yung page name nyo, category, description, mga picture na gusto nyo i-upload. Tapos, yun na. Meron na kayong FB page. Tapos, balik tayo sa ating Facebook. Punta tayo sa ating ginawang FB page na dito siya sa ibabaw. Pindutin lang natin. Tapos, punta tayo sa settings. Punta tayo sa settings ng FB page natin. Settings. Punta tayo sa country restriction. Pindutin lang natin. Edit natin. Tapos, pindutin natin itong only show this page to viewers. Tapos, type natin yung Philippines dito. Save changes. Tapos, balik tayo sa ating page. Scroll down lang natin. Pindutin itong live. Tapos, set up natin dito sa gilid yung title ng live natin. Lagay natin. Game 5 Players. Sample lang nito. Lagay natin description. Kaya na bahala. Let's go. Tapos, gilid. Baba natin. Basahin nyo itong stream key. Copy lang natin. Pindutin natin ang copy. Tapos, balik tayo sa OBS natin. Punta tayo sa settings sa OBS natin. Tapos, stream. Tapos, play natin ang service Facebook Live. Itong stream key, delete lang natin. Paste natin yung kinopya natin sa FB page.
apply, tapos okay, tapos pindutin lang natin itong start streaming, tapos balik tayo sa ating Facebook page, pindutin natin itong go live. So yun na, ganyan lang ang pag live ng basketball sa FB page natin. So yun na guys. So ganun lang ka easy ang pag live ng basketball sa Facebook page at kumita ng GCash donation. Sana naman guys ay may natutunan kayo sa video nito at mag-comment kayo kung may mga questions kayo. And don't forget to like, share, comment kung may mga tanong, and don't forget to subscribe. This is Boss Thorax Man once again. Peace out.